So tatanungin nyo guys, ano bang perks ng pagiging motovlogger? Number one is huwag kayong makakalimot sa taas and huwag niyong kakalimutan yung mga tumuulong sa inyo noong nagsisimula pa lang kayo. What is up, Kamix? Welcome back to another video. Actually, continuation lang to nung ride natin nung kailan, nung birthday ni Derek, nung birthday ride ni Derek. Chill-chill lang tayo, pauwi. Nang kasama pa rin natin yung buong J-Dirt. Sayang di tayo kompleto. Pero makukompleto rin tayo soon. Hello. So for today, huwi na tayo. Discuss ko lang. Topic lang natin today siguro habang babiyahe tayo pabalik. Habang chill-chill lang tayo. Maraming silig tatanong sa akin na ibang ano na mga ibang motovloggers na nagsisimula pa lang. Actually ako, I consider myself na nagsisimula pa lang din ako. And just want to share lang ano yung mga proseso siguro or yung mga perks, anong kagandahan ng ganitong nagvlog, ganyan. Tapos hindi ko naman kinakailan na bago pa lang din ako. Nanonood ako sa mga patigan na yan, kina Clyde, kina Torky, nanonood ako palagi ano mga magandang topic or ano mga magandang gawin. Kasi maganda kasi talaga. Shoutout bro. Maganda kasi talaga, meron kang direction dun sa vlog mo or dun sa topic, whatever. Or being natural lang, pwede na yun. Yun naman din kasi yung ano eh, bakit naman kasi yung sobrang scripted. Di ko naman sinabi bakit yung mga scripted na vlog, diba? Ano lang, mas maganda lang siguro medyo natural lang, ganyan. Tapos wag yung isipin yung kita. Sa akin kasi hindi ko talaga iniisip yung kita eh. Parang pagka dumating yung sahod, ano lang siya, additional budget, ganun. Ganda dito. Yun, nagsimula kasi ako talaga, di ba? Sa mga OG natin dyan, talaga nag-start ako 360, walang usap-usap. Talagang nagising lang ako doon sa sinabi ni Torque sa akin na boy, hindi kasi yan ginakagat dito, ganyan. Siguro sa TikTok, pwede pa. Tapos, pero sa YouTube, yung papanoorin ka lang nila music, ganyan. Sa States kasi daw, talaga gumagana yan. Talaga umuubra yan. Pero dito kailangan, medyo madaldal ka. Kaya yung mga ganyan, I encourage you to you speak up. Ano lang, kwento-kwento yan. Mga shoutout, kina IC Moto, yung mga nagtatanong sa atin. Yan, yung mga bagong, ano sila, synth photo vlog. Yung mga nag-message sa atin, ano bang kailangan, ano pa naman pwedeng. Binibigyan natin mga advice yung mga yan, pagka kailangan nila. Eh, sinasabi ko lang naman, yung ginagawa ko din, di ba? Na kailangan, medyo malapit ka sa subscribers mo, as much as possible, nagre-reply ka talaga sa kanila. For me, ganun kasi, doon ako nag-work, kaya medyo ako, kaya natutuwa ako sa mga response ng mga subscribers ko, tas lalo yan, pagkawanyari, tumatambay tayo, may nakakakilala, natutuwa ako sa ganyan, sa gasoline station, napapanood nila ako. Yun yung mga ano na yan eh, mga perks na yan ng pagiging motovlogger if ever. Pag nakita nila na okay pala, tapos yun ako, ayan. And then yung stickers, importante din yan na meron ka. Hindi ko naman sinabing damihan mo yung stickers mo, pero isa sa mga magpapaangat sa yung mga stickers na yan. Kasi alam naman tayo, kahit ako noon, ano ako eh, fan ako ng stickers. Mabigyan ako ng ganyan from my idol himself or herself. Talagang ano, talagang full feeling sa loob yan. Hanggang ngayon, na-amaze ako pagka nakakita ko yung mga idol. Yung mga idol ko na nakakasama ko na, yan si Torky, idol ko dati. Tapos pagka meron tayong sticker nila, tuwang-tuwa tayo yan, di ba? Kaya alam ko yung feeling, kaya as much as possible, yun yung inaano ko sa subscribers. Binibigay ko. Sa kaya naman, binibigay natin. Ang hindi ko lang kaya bigay, yung mga nangihingi ng motor, ganyan. Tatanungin nyo guys, ano bang perks ng pagiging motovlogger?
Number one, siguro, pag medyo mataas-taas ang subscribers mo, medyo sikat ka ng konti, meron dyan, mga lalapit-lapit na brand. So malamang yan, mga related dyan sa ano, sa motor, ganyan, mga langis, motorcycle parts, motorcycle apparel, yan. So yun yung mga perks, helmet especially, di ba? Kung mabigyan ka ng mga ganyang opportunity, grab mo yan. Sobrang laking bagay na nun sa channel mo. Be thankful na lang may mga ganong sponsors na nagtitiwala sa iyo, di ba? Yan, gusto ko mag-thank you sa mga sponsors natin, si especially si Dear Republic, si Impression sa para sa stickers natin, kay Madam Sarah, kay Sir Patrick, shoutout sa bagong design pala natin, guys. Pasok ko lang. Yan, binibenta natin yung shirt na yan. Labas natin dyan yung bagong shirt natin from The Republic. Ducati design natin. Yan. Available in short sleeve and long sleeve for only 899,999. Solid yan. Ganda yan, guys. Design nila. Na may Mikomoto. Let me know or directly message to The Republic for your orders. Yan. Sila Moto Camp. Big shoutout. South Basic and South Coat. Mark SJ by MSG. And syempre yung bagong addition sa ating sponsor, which is itong in-sponsoran tayo, di ba, ng SC project na link pipe tsaka canister. Tama ba itong dinadaanan namin? Ha? Manila! Ha? NLEX! Diretso lang kayo! Dito? Dito? Kaliwa! Tapos kanan, diretso, makikita nyo! SM, diretso kami, SM? SM. Okay, thank you! So yung perks ng pagiging moto vlogger is may nakapansin sa'yo na gusto ng mga, so i-promote yung mga business nila related sa bike, sa motor, which is if they think na matutulungan mo sila na ma-promote yung page nila, so they kapalit naman lang, they'll give you free service or free products after business, di ba? So be thankful pagka na-contact ka nila, kasi ibig sabihin may potential ka na i-promote, na nagtitiwala sila sa channel mo na mapopromote mo yung ano nila, yung page nila, di ba? Yung mga cons naman, yung oras mo, kunyari kung tulad ko, meron akong day job, meron akong talagang trabaho, talagang kailangan kong isingit yun, gagawin ko na yung mag-edit na ako para hindi siya sasabay sa work ko, ganyan. Ganun lang yung mga cons, hindi naman siya cons, talagang it's part of it eh. Dito tayo galing? Yun nga eh. Pagkas muna tayo dito sa Petron. Ang dami na magpapagkas. Overwhelmed si Kuya eh. Big shoutout kay Boss Omi oh. Nag-usap kami, sabi niya pwede natin testingin daw yung hypermotored sa kanila. So feature natin yung SP na version ng that's the latest foot na na SP. Binago kasi paint scheme nun eh. Yung naki TJ, SP rin yun. But that is the old paint scheme. Ah. 21 eh. Mayroon 22. Okay. 22. Yung kay TJ, that's the only, ano yun, same engine, same everything. Only paint scheme. Okay. Pero 950 po, no? Oo. 950. Tapos, ano na rin? 950, ganito rin. Tapos TFT na rin, sir, no? Yes. Yep. Alam ko yun nga. So, yun. Abangan natin yung mga kamix po na napunta tayo ng Ducati. Ducati Katipunan po tayo pupunta. Ducati Manila. Yeah. Pupunta tayo ng Ducati Manila to test out the... Ayun, no? Na send request natin, pag-open. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, solid. Thank you po. Yan yung isa sa mga perks na sinasabi ko sa inyo, guys. If you'll do a motovlog, tapos nakita na lang may potential ka. Tulad yan, si Boss Omi, if hindi nyo alam, is sales manager or higher position niya sa Ducati Manila. So, ito, nakasama natin ngayon. Then, nakita tayo nag-ride ng hypermotor. Then, ako, I asked him if baka pwede ma-review yung latest version ng hypermotor. Then, he said yes. Ganun lang, di ba? Malaking privilege na yun sa atin. Yeah, solid, Andrews. Right, say brother, thank you. Send them the one. Send them on. Sige. Morogen. Subscribe to Morogen if you haven't subscribed to Morogen. Morogen number one. Charot, Gob. Solid. Joey. Solid. Thank you. Bro.
Basta kami, ingat po, ingat. Head. Solid. Sabit ha. Torx, una ka na. Diretso ka na. Ingat. Shoutout kay James dito sa San Fernando, konting kibot-kembot na lang, punta na, ano na to eh, papunta na sa kanila to eh. SM City, Pampanga na to eh. San Fernando. Solid ng G-Dirt. Sarap sa mata talaga ng gito kadami. Balik lang tayo sa kwento natin. Yung pinaka-cons lang naman, no? Parang cons ng pagiging motovlogger is that kailangan mo talaga maging committed na yun nga, gagastos ka, bibili ka ng mga equipments. Pero discussan natin sa another ba na yung video. Bibili ka ng mga yung panggas mo, yung pang-ride mo, yan talaga gagastos mo. Siyempre kailangan mong content. Tapos kailangan mo talaga humanap ng magandang ano, ng magandang topic, ganyan, para whatever, basta may mapag-usapan, di ba? Ganun ang nakikita ko. Yan ay medyo constant na personally ko nararanasan din. So, just want to impart it sa inyo, sa mga balak mag-motovlog. Again, hindi ako expert to na magsabi. I'm not expert. Hindi rin ako sikat para magsabi ng mga ganito, pero just want to share my personal experience, syempre. Para mabigyan ko kayo ng ano, na idea. That's it. Be thankful sa mga blessing na pag may mga ganyan, pagka medyo umangat-angat na yung channel nyo. Number one is, huwag kayong makakalimutataas, and huwag nyo kakalimutan yung mga tumulong sa inyo noong nagsisimula pa lang kayo. Yun yung talagang best advice na mga ma-advise ko sa inyo. Diba? So yun, big shoutout, big thank you sa family ko, number one, sa girlfriend ko, sa lahat, sa friends, yan, sa mga nag-ujok sa akin mag-ganito. Hindi naman talaga ako ganito eh, hindi naman talaga ako sanay magsalita-salita. Pero yun, so dahil sa support ng mga friends, family, lahat. Especially yung papa ko, mama ko, yan, sobrang napaka-supportive. Lalo na yung papa ko, sobrang, as in. So, I love you pa, ma. Yan, pampahako naman natin sa kanila, hindi natin papabayaan yung sarili natin. Hindi tayo iingatan natin. Yun lang naman yung gusto nila eh. So kung may mga question pa kayo kamix, comment below. Pasagutin natin yan. Pagka medyo wala akong naisama. Usually kasi ganun eh. Magdadaldal ako, tapos natapusin ko yung video, tapos biglang maaalala ko pala. Wala na siya. Hindi ko na nasasama sa vlog. Ganun. Kaya pag may mga question, hindi kayo naisama, or hindi kayo, may hindi ako nasabi, may gusto ko yung malaman, message lang kayo sa baba. Or comment lang kayo para ma-address natin, masagot ko kung kaya kong sagutin, di ba? Why not? Baka dito ko natapusin yung video. Big thank you sa kasama natin ngayon, J-Dirt fam. Yan, kay Boss Omi, thank you. Mapangan natin yung video natin sa Ducati, Manila. Kasama si Boss Omi. Iramay natin yung kanilang Duke Hypermotard 950SP ata. Yan, sabi niya, aray ko puta. Alright guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, make sure to subscribe. That's Miko Moto on Facebook, Instagram, and TikTok. Big thank you. And until to our next video, peace out!